Kung may Kristo, na, kung si ang Diyos, si Kristo ay nasa kanilang buhay, this is sanay, walang magaganap na ganitong patayan. Mga kriminal, krimen na ito. So mga kapatid kong minamahal, dapat sana ang gawin natin, dapat sana ang gawin natin ay si Kristo ang ating pong ipamamalita. Ang sabi kanina si Brother Rafi, uso-uso yung mga networking. Ang ibinebenta nila ay mga gamot kung ano-ano. Kung bisin sana ang ibenta natin, tayong lahat ay magiging sales. Si Kristo ang ating pong si Kristo po ang ating pong i-share. At kapag si Kristo ang ating pong ipinapahayag, ipinapaabot sa ating mga kapatid, sa ating pong mga kaibigan, hindi yung mga networking na yan, kasi kayamanan lamang yan. Hindi po natin kailangan ng kayamanan. Ang anak ng Diyos ay hindi ang mga kayamanan ang kailangan natin ngayon. Sapagkat ang lahat ng kayamanan ay mula sa Diyos. Kung ating pong isinishare ay si Kristo, mga kapatid kong minamahal, pagpapalain tayo ng Diyos. Sapagkat ang sabi ng Romans 6:13, huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alimang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay at muling binuhay. At ihandog sa Kanya ang buo ninyong pagkatao bilang kasangkapan sa katwiran. Amen? Amen. Mga minamahal kong kapatid, naaalala ko po nung bago lang ako sa gawain dito sa place na ito. Si Brother Mike po ang nandito noon, yung iwan ko kung pangalawa kong dalo yun, 1993 po yun. Ang nanay ko po ang nagdala sa akin dito sa gawain na ito. Ang buhay ko po sa Pilipinas noon ay talagang grabe. Sa aming bahay po, sa mga magulang ko po ay walang problema sa akin pag nandun ako sa bahay kasi masunurin ako sa kanila. Kaso lang, paglabas ko po sa aming bahay, ang inyong kapatid po ay agabi pong kalukuhan. Inom dito, sugal doon, drugstore. Kasi mayroon kaming kaibigan, may kaibigan ako isa noon na talagang poser siya. At siya po talaga nagbibigay sa amin. Hindi po ako bumili. Libre po yun. Kaso lang kasi nai-involve ako na nagbebenta. Kasi pag nagbebenta ka, talagang maluko ako. Yung maruwa na noon, hinahaluan ko yung dahon ng ibilidil. Kasi parang may panggamit. Yun ang mga gawa ko dati. Ngunit salamat sa Diyos. Sapagkat noon dumating ako dito sa Hong Kong, binago ako ng Diyos. At ang binago ako ng Diyos lahat po ng gawain ko po na hindi po kalugod-lugod sa Diyos. Dito ko po nakita. Sa Pilipinas po noon, palagi din ako nag-aattend ng mga gawain ng Diyos. Ngunit pagkatapos ko doon, nagsamba o nag-aattend ng mga prayer meeting, kung ano-ano. Naging membro din ako ng Iglesia ni Cristo. At naging pakulong kadiwa ako. Pakulong taga-misyon. Ang dali po namin naging bunga. Yung aming mga kasama sa taon na yon. Kaso lang ko, na-involve noon ng isa naming kasama na pabalita sa mga radyo na sila daw ay may pinatay. Ngunit hindi po napatunayan yun. Doon po umalis sa amin at pumunta ako ng Maynila.
At pagpunta ko po ng Maynila, doon ko nakilala din ang aking mga kasamahan na kahit nasa Panginoon ka pa, tuloy din ang ginagawa. Pagkatapos, nandun lang kami nagsasamba. Pagkatapos, nandun din inuman. So, hindi na iwasan yun. So, kaya ako'y nagpapasalamat sa Diyos sapagkat noong pumunta ako dito sa Hong Kong na lahat po yun, ang pag-iinom po yun lahat. Natanggal po yun. Lahat po yun. Nabago ako ng Diyos at walang iba kundi si Elsa din lamang. Ay napakasakit po mga kapatid ko, minamahal na noon may ginaglailo ako din sa gawain na ito na hindi niyo ako nakikita kasi pa-attend natin na lang ako mag-attend sa St. Joseph o kung saan-saan congregation pumupunta din ako pag nag-i-invite. Pumupunta ako. Hanggang talaga nakukumbik yung puso ko, napapalit kong saan ko talaga nakilala ang Diyos. At dito po ko nakilala ang Diyos. Sa gawain na yun, sa dahil. Kaya patuloy at bumalik ako sa gawain na ito sapagkat ako po'y naniniwala na ginagamit ang Diyos ang gawain na ito. At nakabalik po ako muli sa paglilingkod bilang layman. At iyon po ay talaga natutuwa po ang nanay ko sapagkat siya nga ang nagdala sa akin dito. At alam niyo mga kapatid ko, minamahal nung nagbabakasyon ako sa amin kahit medyo matagal-tagal na kasi 7 years na ako hindi umuwi sa Ilocos. Ilocano po ako mga kapatid ko, minamahal. Na nagbabakasyon ako, ang akala niyo, yung mga dati kong kaibigan ay pumupunta sa bahay at alam po natin, ang pagkagaling ka dito, ang ginagawa talagang inuman. Hindi na po ako uminom talaga mga kapatid ko, minamahal. Hindi ako uminom. Ang ginawa ko lang po, kasi gusto ko silang umuwi na. Kasi sa amin, pag nag-umpisa ng inuman doon, maghapon yan, magdamagan yan. Hanggang sa makikimba ka sa upuan mo. Kaya ang ginagawa ko noon, ako tagatagay na lang. Hanggang sa sila doon, malalasin sila doon, walang uwi, doon pa sila natulog. Na. Kaya yun ang problema ko, pag-gising nila sila na mag-inom. Ngunit doon, sa susunod kong pagbakasyon po, wala na pong lumapit sa akin na naghahanap ng maiinom na. Nahiya na po sila. Dumaan sa bahay namin na kumakaway na lang sila. Yun ang pinakamaganda sa atin lahat. Kung ang Diyos po ay nasa atin po. Diyos po ang pinapakilala. Kahit ang mga kaibigan mo, maaari silang baguhin ng Diyos. Amen! So ako'y naniniwala na nandun din sa inyo. Ang ating pong mga mahal sa buhay ay babaguhin ng Diyos. Amen! Sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Amen! Ano ang sabi ng ang Titus 3:5, inirigpas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa kundi dahil sa Kanyang habag sa atin. Tayo iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin upang tayo'y ipinganak na muli at magkakaroon ng bagong buhay. So yun po nangyari sa ating mga kapatid kong binamahal. Nagbago po ang ating buhay sapagkat nanalig po ako sa Diyos at ako'y patuloy na manalangin sa Diyos na may pagpatuloy ko sa Diyos ng aking pong pananampalataya sa Kanya. Alalahanin po natin mga kapatid kong minamahal, ang Diyos po ay napako sa krus. Wala po siyang kasalanan. Ang dapat pong sana napako ay ikaw, ako, sapagkat tayong lahat po ay makasalanan. Amen! Ngunit ang Diyos po ay napakabuti po. Lahat po ng kasalanan ng tao, lahat po ng kasalanan natin ay inako niya. Inako niya sa buong puso niya. Hindi siya nagreklamo. Lahat ng pagpahirap sa kanya ay ginawa.
Ngunit ang Diyos po ay hindi po nagreklamo. At ang Diyos po namatay po, at ang kanyang pagkamatay po, ay tayong lahat ay nakasama doon. Amen. 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 Nakasama po tayo sa kamatayan ng Diyos. At muling nabuhay ang Panginoon. At tayo lahat din, mga kapatid, kung minamahal na buhay tayo sa ating pong mga kasalanan. Muli tayong binuhay kasama ng Diyos. Ang sabi ng banal na aklat? Ang Diyos po ay umakyat sa langit at nakaupo doon. Na kahit tignan po natin, hindi po natin makikita. Amen. Baka tatanungin natin, nasaan doon sa taas? Hindi po natin makikita unless our faith, ang pananampalataya po natin, magtiwala sa Kanya. At ang bahay ng Diyos, ang sabi, ang mansyon na ating Diyos ay maraming rooms doon. Ang lahat po tayo ay meron doon. Amen. Kung tayo nagtitiwala sa Kanya. Amen. Kung tayo mananampalataya at mananalig sa Kanya, may nakalaan po tayong titiraan doon, titirahan sa mansyon ng ating Panginoon. Amen. Ngunit, ang tanong ngayon, mga kapatid kong minamahal, makakapasok ba tayo doon? Una, magsabi ng amen. Amen! Mga kapatid ko minamahal, ang sabi ng ating binasa kanina, regalo ng Diyos ng kaligtasan. Amen! Amen. Walang makapagsabi kahit sino, kahit si Brother Mike, sapagkat yan ay kaloob ng Diyos na may kalakip na gawa at pananampalataya sa Kanya. Amen! So ang salvation ko, mga kapatid ko minamahal, ay nasa atin na yun. So ang kinakailangan natin ngayon ay salvation. Manalig sa Kanya. Okay, may ibibigay tayong lahat, kayo nandito mga magulang, na ibibigay nyo ang kailangan ng mga inyong mga anak. Nabibili nyo at naibibigay sa Kanya sapagkat kayo kumikita dito. Ngunit hindi ang kayamanan ang kailangan ng iyong anak, ang iyong asawa, ang iyong magulang. Ang kailangan nila ay salvation. Amen. At ang salvation na yan ang dapat natin ibigay sa kanila. Amen. Sa pamamagitan po natin, manalig lang tayo sa Diyos at manampalataya sa Kanya. Ang sabi kanina, ang lahat na nanalig sa Diyos at nanampalataya ay maliligtas. Amen. Kaya mga minamahal kong kapatid, lahat tayo maliligtas. Yun ang dapat natin isipin. Every day, every hour in our life, we always think about Jesus. Dapat lang natin isipin ang Diyos, sapagkat ang Diyos na ito ay siya lamang po ang makapagliligtas sa atin. Sa mga kapatid ko minamahal, inaanayahan ko po ng lahat. Umupo na lang po kayo. Pakinggan na lang natin ang honor and power and
and dreams ever within shall be strong. In purpose and unity, declaring aloud, grace and glory with sound and thanks, honor and power and strength. Lift our God forever and ever. Lift our God forever and ever. Lift our God forever and ever. Oh, hallelujah. O dakilang Diyos, pananampalatayang Ama. Maraming salamat po Diyos na inyong salita. Amen. O Diyos, dalangin ko din o Diyos ang susunod sa ating Panginoon. Awa o Diyos, patnubayan mo siya o Diyos upang ikaw lamang ang may tataas. Kaya o Diyos, ang lahat ng papuro at pasasalamat ay tayong sa iyo lamang. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray.